Ayan po mga ka-rails. So katapos lang po natin mag-apply ng pabaon process. Ayan. So ito po yung ating day 4. Kung saan po ay ito po yung naging last day of pabaon process. Ayan. So ito po yung status ng ito po mga bulaklak. Malaki puno po ito. Ayan. So ito po yung hindi na po tinigilan ng ulan. Since day 1 laging umuulan. So medyo pinalad lang po tayo ng tatlong magkasunod na araw. Kasi yung day 1 po ng pabaon natin ay talagang tayo po ay inulan. So ito po medyo dry na po ang tayo dito ng mga puno na ito. Pero yung day 1 at day 2 po natin hanggang day 3 ay mayroon pong tubig ang mga puno. Kung kaya nga po medyo umitim mga talupat ng bulaklak, kaya nilagyan po natin ang mas maayos na combination po ng fungicide. So dito naman po, ganun pa rin, ginamitan pa rin po natin ito ng atin pong ginagamit po ang Superstar, isang uri po ng Azoxystrobin. Ginamitan din po natin ang Carbindazim. At syempre, ginamitan po natin ito ng Pexalon. At ginamitan din po natin ito ng Mucosim Plus. So ito po yung mga combination na ginamit natin sa atin pong babaon process. At yun nga po, ibinabahagi ko po sa inyo na wala po tayong ipinagdamot sa inyo, ano? Lahat po na ginamit natin na chemicals. So yung mixing lang po nito ay exclusive, at hindi ko rin po may public kasi hindi naman po pare-pareho ang kondisyon, hindi rin po pare-pareho ang development ng mga bulaklak sa bawat area. Minsan akala po natin ay nakakatulong, pero kung gagayahin po ito sa ibang mga area ng ating mga kafarm ay magkaiba naman po ng sitwasyon, magkaiba po ng panahon. So kung kaya nga po, yan, lipat po tayo dito. Lagi po natin sinasabi na ang Ka-Farm TV Mango Protocol po ay hindi po maramot. Subalit may mga pagkakataon po na minsan sinusundan po ng atin pong mga ka-farm yung atin pong mga ginagawa at ginagamit. Pero yun pong timing of application at yun pong dosage ng atin pong mga ginagamit na chemicals, ayan, nagkakamali po sila. So minsan sinusunod nila yung mixing, pero yung application po ay hindi po nila makuha ang timing. So meron naman po nasusunod nila yung mixing, pero yung number of days, yan, ay hindi po nagtutugma, yan, kung kailan po tayo nag-i-spray. Kasi katulad niya po na sinabi ko, hindi po tayo nagbabase sa number of days, nagbabase po tayo sa development ng ating bulaklak, nagbabase po tayo sa climatic condition, at nagbabase po tayo sa presensya po ng mga insekto sa ating pong mga area. So katulad po ngayon, yan, ito po ay 23 days pa lang, pero nakikita nyo na po na meron na pong nagmamatang hito. Yan, kasi nga po, sa first shot pa lang, meron na po tayong ginamit dyan na maayos na foliar yung ating pong bipolan. At kung mapapansin po din ninyo, ito po ay napakalinis. So after po na mag-spray tayo ng pabaon, wala na po kayong makitang insekto dyan. Ayan po. At kahit po sinong tanongin nyo dito, wala po magre-reklamo sa atin na mabaho ang atin pong area. Kasi nga po, ang ginamit natin po na pabaon na insecticide ay yun pong Pexalon na wala po itong amoy. So hindi po ito nakaka-discourage sa atin pong mga pollinators. Ayan. So hindi rin po nakaka-discourage sa mga dumadaan, lalo na po sa atin pong mga kaibigan po at mga kababayan pong magsasaka. Ayan. So ito po, update ko po sa inyo. Ito po yung pinabaunan natin. Gamit po ang Superstar ni Iba. Gamit po ang Goldasim ni UPL. Siyempre, gamit po ang Pexalon ni Corteva Agroscience with Hoistic po ni Bayer. So ayan. So siyempre, akin po naging experiment dito ang grupo po nila Matmat. Siyempre, with my boss, Boss Gilbert Paed and Boss Jean Soler. So yan po ay dito po sa area po ng Malasiki, Pangasinan. So kung pupuntahan nyo po ito, maaari nyo po itong bisitahin dito po sa may barangay po ng Amakalan. So kung mapapansin nyo po, hindi po siya ganun karami ang bulaklak. Hindi po siya loaded ng bulaklak. Kasi nga po, nung nag-spray kami dito ng flower induction, ay umuulan. At after po ng ulan, spray po ulit kami. Then after po namin ulit spray, nandiyan na naman po ang ulan. So naniniwala po ako na yung nangyari pong flowering dito, ay kahit po ito ay hindi ganun kakapal, ay ito po ay nangangahulugan na ito lang po ang biyaya talaga na ibibigay sa atin ng atin pong may kapal. Kung kaya nga po, lagi ko pong sinasabi,
Ano't ano man po ang maging resulta nito, basta taalagaan po natin, gagamitin po natin yung tamang sistema ng Kaparm TV. At naniniwala po ako na kung ano po yung handang ipagkaloob ni Lord sa atin, ayun po ang ibibigay niya sa atin hanggang sa dulo po ng atin pong ginagawang mga proseso na ito, mga Kaparm. Kung kaya muli, God bless po, happy farming. Please subscribe Kaparm TV sa YouTube. Ayan. So ito po, at after 5 to 7 days, i-update ko po kayo sa magiging resulta po ng ating pong ginawang pagpapabaon. So muli, God bless po sa ating lahat. Happy farming. I love you all. Shout out po sa lahat ng mga solid ko farm. God bless po. I love you all.